Hello po, nagbabalik na naman po si Master Jupiter Legaspi para sa karagdagang kalaman ng martial arts na magagamit sa self-defense at sa mga nagnanais na maging bihasa sa martial arts. Okay, so ngayon kaibigan, tuturuan ko kayo paano ba magdepensa ng 45 degrees kick. Okay, so ngayon kaibigan, bago natin i-depensa ang 45 degrees kick, ipakita muna natin ang tamang 45 degrees at ano ang kahinaan nito. So katulad nito kaibigan, ganito ang atake ng 45 degrees. Ayan. Ayan. So ulitin natin kaibigan, panoorin nyo ang galaw ng 45 degrees. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Okay. Sa nakita nyo kaibigan, bago ako ma-attack ng runner's kick, binibint ko po ang aking tuhod akong bago ko in-attack. Tama po ba? At saka, inikot ko ang aking kaliwang paa para mas malakas ang aking sipa. At binigyan ko ng kabir ang aking kamay at bababa ang aking kanan na kamay. So, kunwari ikaw ang inatake kaibigan, makikita mo ang kahinaan sa sipa na ito. Maaaring pag ganyan pa lang kaibigan, hawakan mo lang sa tuhod, ayan. Hawakan mo lang sa tuhod at sumuntok ka sa dibdib. Okay? Habang papalabas pa lang ang kanyang kung nasa malapitan, pahintuin mo sa pamagitan ng paghawak ng tuhod at ikot lang dito kaibigan. Itong ikot mo lang ang kanan na paa, ayan, at ikot ang balikat. So mangyayari kaibigan, ganyan lang. Hey! Ayan. So, ganyan po ang pag-block ng runner's kick. Okay? Ulitin natin. Kapag sumipa ang kalaban, ganyan. Dahil dito, dahil nakabin pa ang tuhod, hindi pa yan nakapag-straight, sa tuhod ka, kahintuon mo sa pamamagitan ng pag-stop sa tuhod. Ganyan, ganyan kaibigan. Ano na kayo? Hey! Ha! Ayan. So, ganyan ang mangyari kaibigan. Napakadali lang dipinsahan. Okay? Ulitin natin. Kapag ganyan, papalabas mo ang runner's kick. Dito ka. Dito ang kamay. Galing sa kanan. Pahintuin. At suntok. Hey! Okay? Maraming maramihan. Hey! Hey! Kapag umulit kaibigan, hindi na yan malakas. Pag matake, ulit, pwede mong ipitin. Okay? Ipitin at i-sweep mo ang paa. Okay, ulitin natin. Pag ganyan, lalo na kapag ang kalaban mo ay hindi masyadong alam ang paggamit ng runner's kick o hindi pa masyadong malakas. So, ma-determine mo yung kaibigan kung malakas siya ang sisipa. Dahil sobra na, kapag sobra ng malakas kaibigan, pwede ka lang ganyan. Okay? Mag-weep ka lang, hindi ka na tatamaan. Ulit natin kaibigan, pag ganyan. Pag hindi masyado kalakasan, tigilan mo lang ang tuhod at suntok sa tiyan. Hush! Maaari din sa dibdib. Hush! At saka, maaari din sa tuka. Hush! Okay. So, ganyan po ang pag-depensa ng 45 degrees kick. At maaari naman, kung gusto nyong itapon kaibigan, pag ganyan, scoop mo lang ganyan ang lalim ng tuhod at hilain mo. Ayan. Hay! Maari mo nang itapon ang kalaban. Ulitin natin kaibigan, pag ganyan, stop lang, suntok. Hay! Ayan. Pag umulit, scoop lang kaibigan, ang 45 degrees scoop at ikot lang. Hay! Pwede mo nang itapon. Kung ayaw mo itapon kaibigan, pag depensa mo, ganyan lang kaibigan. Imbis na 45 degrees, magiging runner's kick, ganyan. Paano nga ba? Pag ganyan ka, pipastop mo, dito ka dadaan. Iyoko ka lang, ayan. Dadaan na ang sipa sa ulo mo. Okay, ulit natin. Pag ganyan, dito lang ang kamay mo. Ganyan, ikot lang. So, dadaan lang kanya ang sipa dahil umuko ka ng kunti. Okay? So, maaari na siyang matutumba niyan, kaibigan.
Isa pa, kapag ang kalaban matapos na mag-runner's kick, iikot ang kanyang paganyan. Okay, tama. Tama ba? So, pag sumipa ng runner's kick, o 45 degrees, babalik yan. So, hintayin mong babalik, sipa mo sa paa. Ayan. Okay? Ganyan natin. Pagdipinsa mo, pag hindi mo siyuntok, maaari kang gumawa ng fake attack sa mukha. Ayan. Para makikita niya na ikaw ay talagang umatake. Ganyan natin. Pinsa. Fake attack. Sipa sa paa. O sa tuhod. Okay. Ganyan lang. Ganyan natin. Pagdipinsa. Maaari ka sumusok sa tiyan. Or kapag kabalik na, ganyan. Kabalik na. Sipay mo sa tuhod. Ayan. Maaari din kanyang kabigan. Matapos siya mag-runner's kick, ay maaari siyang sumuntok. Okay? Kung maaari, sumuntok siya gamit ang kanyang kaliwa. So, maaari kang mag-depensa dito kabigan. At maaari mo siyang itapon. Punta doon. Ayan. Napagandang technique. Okay? So, maaari rin kaibigan, matapos siya mag-runner's kick, kapag ang kanyang kamay ay wala sa formal, linalagay niya sa tagilir ang kamay niya, wala ng depensa, ganyan kaibigan, set kick ka na lang. Ayan. Okay? Set kick mo na lang. Ulit na natin. Tapos mo mag-depensa. Tapos, pag baba niya, maaari kang mag-runner's kick. Ayan. Kapag nakababa ng kanyang depensa, maaari kang mag- side kick. Okay? So, sa sitwasyon ng ganyan, kaibigan, maaari nang napukunan na ang pwersa ng kalaban. Diyan nang sekreto na gagamit ka na ng takedown or jiu-jitsu para maitumuan ang kalaban at tatapusin ang labanan sa lupa. Okay? So, sa ganyan pa maaari, kaibigan, maaari siyang abante. Pag ganyan, kaibigan, lalo na ang fighter ay maraming kamalian at hindi perfecto, so hindi balanse. Eh. Kapag susuntok ng ganyan kaibigan, yuko ng yuko, so huwag ka na mag-abala, titirahin mo ng uppercut or rising kick. Okay? Kung nilagayan kaibigan, kapag ang kalaban ay masyadong payuko, hindi alam ang kamalian, so atakihin mo sa kanyang kahinaan. Pwede ka mag-uppercut. Okay? Dahil kapag nakayuko ang kalaban, dahil hindi niya alam na napakadikado pala yung muko, atakihin mo ng uppercut. Okay? Maramihan mo. Okay? So, suntukin mo ng marami, apricot, apricot. Yan ang kainaan ng kalaban kapag hindi niya alam o hindi siya profesional. Okay? Maaari rin kapag nakayuko na kaibigan, i-cleanse mo lang, gamitin mo ang tuhod. Okay? Okay, kailangan nakayuko siya, hilain mo, gamit ang cleansing, muay tech cleansing, tuhod kaibigan, tirayin ang tuhod, hey! Hey! Ayan! Pag nahuli mo na, pwede mong atakin ng interstrike, hey! Okay? Kapag umulit pa, maaari siyang pumunta sa inyo ng buong lakas. Tapon mo lang. Ayan. Pwede mo itapon. Okay? Sumari din kabilang kamay. Pwede mo itapon gamit ang yung overthrow. Shoulder overthrow. Okay? Mag-ingat ka lang kaibigan kapag ikaw ay nakatalikod. Maaari kang hayakapin sa tiyan at ikaw ay tumba. So mag-ingat ka na hindi ka mayakap sa tiyan dahil ikaw ay miss na ikaw ang pagtapon, ikaw na ang matatapon. Okay? So, habang ganyan kaibigan, unti kang tumalikod, handa muna ang iyong siko para mag-elbow strike. Ha! Okay? Tulad din yung kaibigan. Paikot na lang ka. So, balak mo na itapon. So, na masalapit ang kalaban. Nasa likod ang chin ng kalaban mo, elbow strike ka lang. Ha! Okay? Ganun yung kaibigan. Kapag sumuntok ang kalaban, plano mong itapon, hindi epektibo, elbow strike na lang. Okay? Napakasakit ng technique na yung kaibigan. So, subukan nyo. So, sana mayroon kayong natutunan at abangan nyo ang mga mas marami pa kong gagawin na videos para sa inyo. At parang hindi ako ikap yun, ngunit narito sa akin ang alaman. So, maraming salamat sa panood hanggang sa sunod at sa mga bago pa rin sa vlog, so kalimutan mag-subscribe. Paalam!